SSS Day po ngayon. Kahit kapiling natin si Miss Beth Soralvo. Yes. Good morning, Miss Beth. Good morning. At sa lahat ng ating nanonood ngayon, magandang umaga. Good morning. At buti na lang medyo okay ng boses ko kumpara kahapon. Anyway, Miss Beth, kumustahin ko muna SSS? Bali, ongoing yung ating amnesty. Malapit na magtapos sa June 30. Itong year na to, so in time not para sa mga employed na member na may mga loan na hindi nabayaran. Ayun, kaya magmadali na po kayo. Samantala sa mga questions naman mula kay Marian Huralbal Peralta. Sabi dito, good morning kuya, ang tanong ko po ay regarding sa SSS benefits. Naoperahan po ako sa ovary last March 18. Tinanggal ang left ovary dahil nagkaroon ng cyst sa Chinese General Hospital. Sa present employer ko ay hindi kami kinakaltasan ng SSS at PhilHealth. Kami pong na-hired 9 months ago ay hindi pa kinakaltasan. Pero yung matatagal na, eh kinakaltasan daw. Paano yun? O sayang, sana din sa makakabilisan ng sickness benefit kung updated yung kanyang contribution. Kasi sa kaso niya, ano lang siya, kung isa lang ovary at ang tinanggal, so hindi siya total hysterectomy, so hindi siya qualified for a partial disability. So ang gawin niya para ma-avail niya to, mag-fill up siya ng sickness notification para ma-file niya at matataka ng SSS para pag-file niya ng reklamo at magbayad yung employer, mababayaran siya. Mag-file siya ng complaints laban sa employer. Ito naman from Rene Santiago. Good morning po, ilang months po ba pwedeng mag-loan? Naka-7 months pa lang po ang hulog ko at 416 pesos po bawat buwan ng hulog. Kailangan natin para maka-avail ng salary loan is 36 months. So medyo matagal-tagal pa. So 400 pesos, siguro mga, kung voluntary to, nasa 4,000 lang ang maluloan niya pag naka 3 years. Ayun. From Baby ng Mandaluyong, good morning. I am 49 years old. Ask ko lang po kung pwede ko bang ilagay yung dalawang apo ko as my dependents. Kasi po ay malapit na mag 21 years old ang bunso ko. Pwede as mga designated beneficiaries. Kasi 49 pa lang naman siya. Ah, pwede. Eto naman, pwede po ba Ming mag-loan? Nag-self-employed me. Nakapag 1 month ba to? 10 months na po akong hulog. Nakapag-loan na rin mi dati. Bayad ko na rin po ang loan ko. Siguro from employed, tapos nagbayad siya ng 10 months na current contribution, pwede. Basta current yung 10 months na sinasabi niya. Ito from Virgilio Regalario, gusto ko lang pong malaman ang status ng application of retirement ko. Last December ko pa po ito in-apply. Please help naman po, ipina-follow up ko na po ito kay Mrs. Lou Ceneroso last March 3. Thank you po and God bless. Sino si Ms. Ceneroso? Bali siya yung BP sa amin sa... bali sa loan. So, i-ano ko na lang sa office niya. Follow up. Eto mula kay June Divero ng Tarlac. Good morning, Kuya. Tanong ko lang po kung may pagtataas ba ng pensyon. Sa SSS pensioner na tulad ko, magkano po ba ang itinaas? Magkano nga ba? Sa ngayon, wala tayong pagtaas ng pensyon. So... kasi may paano tayo na magtataas ng contribution, may isang package tayo na kaano. So kung magtataas ang contribution, may possibilities natin magtaas tayo ng pension. Ito naman, good morning po. Ako po isang voluntary member. Tanong ko lang po kung paano po ang SSS payments namin for February 2011. Kahapon lang po kasi naresibuhan ng PNB. Wala po kasi official receipt ang PNB dito for over 1 month. Grabe. Counted ba yun sa February? Paano kayong payments ginawa niya over the counter? Sa walang resibo. Sa banko? Paano yun? Naresibuhan naman siya kahapon lang. So, for the month of February. Mapopost naman yan. Okay. Good morning po. Paano po kami makakapagreklamo sa kumpanya namin pag wala kaming hawak na printout sa SSS monthly contribution? Minsan mayroon pang machine pero hindi binabasa yung SSS card. Maganda po sana kung pwede kahit online sa internet. Salamat po. Kahit naman walang printout ng contribution, kung gusto nila mag-file na reklamo, basta meron tayong proof of employment, lalo-lalo na yung payslip. Kasi ito importante para malaman namin na dinidyakan sila na SSS tapos hindi nire-remit ng employer. Yung payslip ang pinaka-importante. From Neil Tamayo of Calamba, Laguna, good morning po. Ayaw i-accept yung SSS loan form ko kasi daw po ay wala akong SSS ID. Anong ID po ba ang pwedeng ipakita kung walang SSS ID?
Tatanggapin naman niya kahit wala siyang SSSID, yung bago. Pwede tayo to valid, basta yung isa doon may picture at may pirma, like yung NBI clearance, police clearance, postal ID, company ID, voters ID. Makakautang pa po ba ako sa SSS kahit ako'y pensioner na? Salamat po. Hindi na tayo nagpapaloan sa mga pensioners. Kasi nga, nagpe-pension na buwan-buwan. From Olive of Angeles City, good morning po. 9-2 po ang paghuhulog ko in the past years. I want to reactivate my membership. Self-employed po ako. Ano po ang dapat kong gawin? Kung self-employed, meron tayong pipila pa na RS-1. So kung voluntary na lang at may dati naman siyang hulog, mas recommend ko mag-voluntary payments na lang siya. Ito naman, ano po ba ang requirements para makapag-lump sum? 2 years na pong namatay ang tatay ko pero hindi pa rin namin makuha kasi hinahanapan pa rin kami ng death certificate ng magulang ng tatay ko. Bata pa tatay ko nung namatay, mga magulang na. Ang problema, di na namin alam yung exact info sa mga lolo at lola namin. Wala na ba chance na makuha namin ang lump sum ng tatay namin? Oo nga naman. Iba dapat considerate. Hindi kasi niya sa batas ng SSS. Ang primary natin, di ba, yung asawa sa minor de edad na anak. So, ang secondary, magulang. So, hindi na sila kasi minor de edad . So, basta mag-aro lang silang propalang bawa. Alam naman nila kung saan nakalibing sa mga sementeryo. Pwede mag-issue na certification yung mga caretaker. Doon sa sementeryo na nakalibing ito si ganyan, pupunta naman niya para imbestigahan niya. Para i-check na certify. Talaga? Oo, nandoon. Okay. Sige, at ano pong hotline number ng SSS, Ms. Beth? Pwede tayo tumawag sa 920-6446-55 at ang ating 917-777 at ang ating website, ang www.sss.gov.ph. Anong main address ng SSS? Sa East Avenue, Diliman, Quezon City. All right. Hanggang sa susunod pong Webes. Maraming salamat, Ms. Lily Batsuralbo. Susunod na Martes. Oo. Akala ko Feel Health Day. SSS Day nga pala. Parang nagmamadali ako. Okay, susunod na Martes, ha? Ms. Beth, andito ka ulit. At salamat po kayo. Huwag po kayo maglilipat. Magbabalik pa rin po ang Good Morning Kuya.